Nagpapatuloy po ang CAB, a PTV Special Forum. Balikan natin yung tanong ni Professor. Oo. Ano daw mangyayari sa mga state universities and colleges sa Mindanao pagdating sa pondo, Attorney Trixie, once the Bangsamoro entity is put into place? Ayon dun sa annex on power sharing, exclusive on jurisdiction ng Bangsamoro entity on education and skills training. Tapos ayon dun sa wealth sa provisions naman ukol dun sa paghahatian ng revenue between the national government and the Bangsamoro entity, it's 25% to the national government, tapos the rest goes to the local, the juridical entity. So, mangyayari dito because wala kasing specific other than the claim na exclusive yung jurisdiction on education and skills training, it will be the transition committee or the subsequent entity magdedetermine ng fate ng mga state universities kasi exclusive sa kanila. It will be interesting, Attorney Trixie, lalo na yung chartered university, yes, kagaya ng WEMSU, ng MSU, because these are created by law. So ano tingin mo dyan, Attorney Trixie? If pag pumasa yung subsequent law ukol dito sa peace agreement, that will supersede the earlier laws on state universities. Mm-hmm. So pag pumasok yung provisions, pag pinasok sa provisions ng enacting legislation ukol dun sa state universities, kahit may charter sila, original charter, we considered amended by the subsequent law. Okay, gusto natin malaman yung naging pakiramdam ng ating mga mamamayan nung pagpirma nitong CAB. Kasi talagang I was there, everybody was emotional, no? And Secretary Deles delivered a very emotional speech. Kayo po, Ambassador Alonto, ano pong naramdaman nyo nung nilagdaan yung comprehensive agreement on the Bangsamoro? Isa pong malaking masaya at nagpapasalamat sa buong may kapal na ito'y nagkaroon ng framework agreement, itong basic agreement na ito. At sapagkat ang tingin ko po, ito na ang simulain. Pinag-usapan natin ngayon ng mga Mindanao State University sa universities yan. Susuportahan po niyan. In fact, what we are now trying to articulate and advocate is that within this transition government, if they can do it, particularly the establishment of this Bangsamoro State in Muslim Mindanao, igawin na pong libre ng edukasyon. It should be a free education for the Bangsamoro people, and that includes the Muslims. Ito pong Lomadic, to be honest with you, hindi ko po ito naiintindihan. This is a creation of the 70s of the martial law, itong term na ito ng Lumad. Because as far as we are concerned, the natives, the indigenous people, we call them the Highlanders and we are the Lowlanders. Isa lang po ang aming pinagsinimulaan at isa lang po ang ating patutunguhan nito. Mm-hmm. One destiny, one hope, one aspiration. That's right. Pero itong pre-education po, ito'y dapat pagtulong-tulungan. Bakit? For the last 45 years, 46 years to be more exact, ang edukasyon sa Mindanao, kami po inahuli because of the world. Karamihan po dyan sa mga combatants na yan, sinasabi ninyo, pa how to accommodate them, how to. Most of them, in fact, in fairness to them, they did not fight to be in the government. No, maski na gusto pa nila, wala pong qualified. I remind you the experience we had. More than 400 papers of applicants of former MLA combatants I sent it to the civil service. Dalawa lang po ang bumalik. Isa ay qualified to be janitor, the other one to be security. Kaya kailangan po, para matulungan ang mga combatants, ipakita po natin, libre ang edukasyon para sa kanila mga anak. Okay, napakaganda po niyan. At isang produkto nga ng Mindanao at more at naging successful, si Princess, ang nasa television na ngayon. Ano yung iyong pakiramdam having anchored the coverage of PTV4 na ikaw'y Moro din at ikaw'y lumaki nga doon sa lugar? Well, Mark, at umiyak na for the first time. Yes, having any... umiyak si Princess. Yes, having any Kirby crying lady. Kanina tinutok sa... Well, nakakatuwa, Mark, kasi noong 27th yung naging CAB signing, and then 28th, first flight ako pauwi sa amin. And then, ang napakasaya kasi everybody was so happy. Talaga kinakwento nila sa akin na hindi natin alam na nakuha rin pala natin yung emotion ng ating mga kababayan. But aside from that fact, na sila mismo is nag-iiyakan na rin sila sa tuwa. It's not nag-iiyakan dahil was it much change or may masama na mangyayari or whatever, but sila is, they are all happy. Wow.
nagbubunye. Sabi nga natin, na nagbubunye sila. Yes, and parang iniisip nila na for the first time na parang napakinggan, no? Mm. Yung talagang na inaasam-asam natin, na pangarap natin, yung sinasabi nilang pangakong lupa, yung pangakong Mindanao. So alhamdulillah, no, nagiging part tayo dun sa cab signing, sa special coverage, na at the same time, napakasaya ko bilang isang Moro woman. Mm-hmm. Mm-hmm. At gusto lang nating ibasahin itong naging mensahe ng Moody's, no, yung komento nila. The peace deal supports the robust economic outlook for the Philippines, which already has one of the growth rates in the Asia-Pacific region. Moody's projects a 6.5% growth for the Philippine economy for 2014. At marami nga ekonomista nagsasabi na ito'y makatutulong sa pagtataas ng ating GDP. Laging nababanggit, Cathy, na itong Mindanao will feed the Philippines. Itong ARMM's potential to generate agricultural produce ay napakalaki. Attorney Liza, ano ang estado ng production, ng pagkain, ng manufacturing sa ARMM region or sa Bangsamoro region? At do you really think malaki or magiging significant yung magiging contribution kung sakaling mag-develop? Yes, actually malaki yung contribution ng autonomous region na itong areas, the five provinces in the ARMM. If you go to Central Mindanao, Maguindanao and Lanao del Sur provinces, nandyan yung tinatawag na fruit basket and rice granary of the of Mindanao and in fact of the Philippines. We have a very high productivity when it comes to rice and corn. In fact, I think for corn we are producer in the country. If you go down south, the island provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, although this is not reflected in the records of the BIR, for example, for revenues, you would find that we produce the biggest number of products coming from, or produce, raw products coming from the sea. So aquamarine, from seaweeds to the fishes and everything that you see that's being manufactured or processed in Zamboanga City, for example, sardines, and then tuna in General Santos City. And then you go to the Visayas region, these big vessels, multinational vessels that go into the Sulu Sea to get the fishes there. All of those come from the ARMM. So if you look at it. Nabanggit, Cathy, na hindi naka-reflect sa BIR, pero ibang topic ng special forum yun, oh. Oo. Isa rin sa potensyal ng Mindanao ay yung tao. Mm-hmm. Malaki ang kontribusyon ng kababaihan sa pag-unlad ng ekonomiya. Doon, sa tingin mo, sa pag-craft ng Bangsamoro Basic Law, ano yung ninanais mong makita ng mga provision na magsusulong ng mga kababaihan? Ayan nga, kung titingnan natin yung CUB, isa doon yung pagkilala sa mga kababaihan na makibahagi sa political arena. Meron doon certain percentage na pwede silang makisali sa parliament, na may sila din ay makakapag-elect na kanilang representante doon. So isa na yung mahalaga na may sulong naman at marinig yung boses ng kababaihan sa Bangsamoro government. Isa lang yung pamamaraan. At the same time, sa implementasyon, mag-look forward na ako sa katapusan. Gusto ko makita yung ang mga kababaihan na active sa development naman, na hindi lang beneficiary yung mga kababaihan, kundi participant sila mismo. Sila yung nangunguna sa usaping development na para sa kanila, kasi yung mukha ng development naman talaga ay nakatutok sa mga kababaihan. So gusto ko din na manguna yung kababaihan, at the same time maging partners din sila ng kalalakihan ng mga Muslim men, tsaka na mamuno sa Bangsamoro entity na ito. Okay. Ang naririnig na natin to, Cathy, all over the world, na art as a form of therapy ay ginagamit. Gusto ko itanong kay Dr. Casanova, meron bang kakayahan ang mga artist sa Mindanao na gamitin yung sining, art, para po mahihumilom yung mga sugat dalat po ng mga gerang at talagang sumira ng mga pamilya at marami nga po ang namatay? Naniniwala ako na kayang-kaya, okay, ng mga artist sa Mindanao ang gayon. Sa totoo lang, merong mga pangkat kultural, theater group in particular, ang pagkakalam ko ay ang Kaliwat Theater Collective na nakabase sa Davao ay nagpunta sa
sa Tacloban at nagbigay ng mga ganyang mga proseso at gawain upang mapagaan ang kondisyon ng mga taong nakaranas ng bagyo sa Tacloban. Maging sa ARM mismo, ay maraming mga theater groups na nagpupunta, at mga, hindi lang theater groups, kundi mga cultural groups sa pangkalahatan, mga dance troupe, na tumutulong sa mga komunidad ng ARM para maiangat ang kung anumang mga suliranin na may kinalaman sa mga nangyayari sa kapaligiran ang kanilang nagagamot. O kaya't naniniwala ako na malaking prosyento, naniniwala ako na talagang magagawa yan ng mga artist ng Mindanao. Alright. Sa usapin naman ng good governance, maganda kasi itong lahat ng konsepto na ito. Pero kung hindi maayos yung paggamit ng pondo, ay hindi yun. Rin mag-work ito. Gusto ko malaman kay Commissioner Salem, ano ang maaaring gawin para masiguro na hindi mapupunta sa mali ang mga pondo na ilalaan para sa Bangsamoro entity? Actually, yung sa mga annexes ng talks at itong agreement na ito, talagang pinagdiinan yan dyan yung transparency, yung accountability. Kasi kahit hindi pa ilagay yan dyan sa Islam, dahil itong Bangsamoro somehow magiging picture ito ng Islamic governance. Hindi man siya Islamic, but the one who represent is our Muslim leaders. So unang-una, may pananagutan sa kay Allah. Sana nga po ay maisip yon. Pero Cathy, double standard yan, pananagutan kay Allah at yung pananagutan natin sa batas na meron. Alright. Ang Pilipinas at ang batas ng Bangsamoro. Ito, pag-usapan natin yung talumpati ng Pangulo. Normal kay Pangulong mag-deliver na medyo placid sa kanyang mga delivery ng kanyang speeches. Medyo napaka-relax ng Pangulo, yung kanyang casual yung approach. Pero yung araw na yon ay napaka-emphatic and fiery. At yung linyang, I will not allow peace to be snatched out of my people again. At parang makikipaglaban din wadi. Ano ang tingin mo doon sa rhetoric ng Pangulo? Yung rhetoric na talagang palaban at hindi pwedeng mangyaring magkaguli ulit. Well, alam naman natin, kilala natin ang Pangulo na, as you said, may sariling estilo, no, sa kanyang pananalita. At tama yung in-emphasize niya, yung, in fact, huwag kayong magtangka. Gagamitin ng Estado ang lahat ng kanyang puwersa, tulad ng ipinakita namin sa Zamboanga. Klaro yung statement na yun, ano? And that was seconded by the secretary, in fact, also criticizing the so-called cowards. In my view, that should have been, I would say, lesson in terms of, because you are trying to, you know, invite people to support the process. Kailangan nating himukin yung mga taong bayan, lalong-lalo na yung nandiyan sa Mindanao, na kung mayroon silang agam-agam, ay mabago yung pag-agam-agam na yun at pumasok sila at suportahan itong proseso. But I fully appreciate the statement of Prime Minister Nazib Razak when he emphasized that the new agreement is a vision for the future and not a hold or a nostalgia for the past. And also the statement of Chairman MILF Chair Alhaj Murad na sinasabi niya that this agreement is not just for the MILF, and he invited the other friends and other groups, and napakagandang sinabi niya, kami parang magtatayo lang ng isang bahay. Kami parang gatekeeper lang. Pagdating ng araw ay ibibigay namin ang susi. I like that too. Sa taong bayan. Na nangangahulugan, I think this only shows para bang da na pumasok sa isang platform of politics na walang baril, walang armas, ang Moro Islamic Liberation Front.
at handa niyang parang talikdan yung kanyang revolutionary past, ano? It's a gamble on the part of the Moro Islamic Liberation Front, but I think it's convinced that there is a need for a new democratic platform for the Bangsa Moro, and I just do not know how far this vision would be received by other sectors of the Moro community, but to me this is something new, okay, as far as a kind of a visioning for Indio Bangsa Moro is concerned. All right, thank you, Dean. Maganda nga ang vision para sa Bangsa Moro entity. Marami pa rin po mga katanungan ang ating mga miyembro ng ating studio audience, kaya tumungo muna tayo sa ating kasamang si Kirby. Maraming salamat muli, Cathy at Attorney Mark. May katanungan nga yung ating kapatid na Muslim. Galing siya sa Green Hills Muslim Trader, Aldina Pombaya, sir. Katanungan ko lang po kung ang kapo, does it applies to Muslims residing outside Mindanao? At ano pong mga pakinabang na makukuha po namin? Okay. Para kanino pa, sir? Ang inyong katanungan. Attorney Trixie po. Merong bali-territorial ito. Pagkatapos ma-establish yung batas na mag-enact ng application nito, magkakaroon ng plebisito kung ano yung mga teritoryo na mako-cover ng peace agreement na ito. So, mag-a-apply siya sa lahat ng nakatira within the territorial jurisdictions ng region na i-establish ng plebisito na ito. Ayun. Maraming salamat po sa inyo, Attorney. Si Eileen Dohonog mula naman sa Mindanao State University, may katanong. Magandang gabi po sa lahat. Ay, ang tanong ko po para kay Attorney Trixie, ano po ba yung gagawin ninyo sa mga lugar na kung sakasakali ay hindi po interesado na sumali sa Bangsa Moro? Salamat po. Dahil may po nasa kamay ng mga tao, magdedetermine sila kung magpapasailalim sila sa juridical entity na to, or hindi, kaya nga may plebisito. Tapos meron din option yung mga tinatawag nating contiguous areas, yung mga katabi ng mga regions na masasakop ng bagong batas. Meron din silang karapatan mag-determine. Pwedeng hindi right away during the plebiscite, pwede silang mag-plebisito afterwards, after nung plebiscite for the entire region. Pwede silang later on mag-decide kung gusto nilang sumali dito sa juridical entity na ito. Okay, marami pa sana tayo mga katanungan. Ang daming pwedeng pag-usapan. Oo, ang daming pwedeng pag-usapan. Yung batas, posibleng legal challenge. Yung iba pang mga armed group, kasi hindi lang MILF, meron dyan BIFF, meron mga private armed groups. Ano ang mangyayari sa kanila at paano sila hihikayating sumali dito sa prosesong ito? Makakaasa po kayong hindi po ito ang magiging huling forum on the CAB or on the Bangsa Moro entity. Tuloy-tuloy po magmamanman ang inyong telebisyon ng bayan. Tingnan po natin ang kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisahan natin dito sa ating kaliwa kay Professor Art Casanova ng Mindanao State University. Napakaganda na nangyari ngayong hapon dahil natalakay ang ilang mahalagang aspekto na may kinalaman po sa Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. May mga katanungan pa rin ho sana ako dahil bilang guro at edukador at artist ay mahalaga po malaman ng marami ang tungkol din po sa mga madrasi, ano po ba ang mangyayari. So sana sa susunod ay matalakay ito dahil kulang ang ating oras. Salamat po sa pag-imbita rito. At huling mensahe naman ni Ms. Dawn Makahilo. Ayun po, ako ay taga-Iloilo man tayo or ibang bahagi man tayo ng Pilipinas at hindi man tayo Muslim. Ito ang ang peace process ay kabahagi tayo at makakamtan lang natin ang tunay na kapayapaan kung tayo ay sama-sama na ma-achieve yung kapayapaan sa ating bansa. Yan lang po. At kasama natin dito sa Telebisyon ng Bayan ang kauna-unahang hijabi TV personality, Princess Habiba Sarip. Yes, Cathy, maraming salamat at saka isang napakalaking karangalan na maging isang the first hijabi dito sa Pilipinas na isang Moro pa. No, so nakakatuwa to at I'm sure lahat ng mga tao sa Mindanao ay natutuwa din dito sa pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Inshallah, we hope for the best sa aming lupang minamahal, ang Mindanao.
At hindi po ito definitely ang huling mensahe ni Dean Julkipli Wadi dahil tuloy-tuloy ang ating pagmamanman sa developments. UP Dean of Institute of Islamic Studies, Dean Wadi. Katunayan, Mark, parang ayoko na maglapas muna ng huling mensahe dahil imbitahin niyo rin naman ako sa susunod. So, thank you sa imbitasyon at thank you, nandito rin na kita natin si kaibigan nating Ambassador Abul Khair. At isang political attorney, Trixie Angeles. Lahat tayo humahangad ng kapayapaan. So, nung unang lumabas, nung narinig na natin na magkakapirmahan na ukol dito sa peace agreement, isa yung inisip namin, lalo yung mga abogado, to approach it with what we call cautious optimism. Ibig sabihin, may solusyon eh. Ganun ang training ng abogado, di ba, Mark? There is always a remedy. So, dito sa peace agreement, ganun rin ang tingin namin. And we have to congratulate. Kailangan kilalanin natin yung mga taong responsible for coming to this agreement. Lahat from the 17 years na pinag-usapan ang kapayapaan, kailangan kilalanin natin lahat ng nag-contribute para umabot tayo dito sa puntong ito. Hindi ito victory. Makikita ninyo dito sa mga dokumento, mahaba pa ito. Pero nakita natin that we took what we call the historic first step. So, isa lang yung di niya, awan ko si Mark siguro, child of the 80s din sana ito. Merong kanta na tawag nila, yung title is Absolute Reality. Isang linya doon, peace in our time. Oh, alam ko rin yun. 80s na 80s. Oo. Yung remedy binabanggit ni Attorney Trixie, sana po katanggap-tanggap ng mga pumirma at katanggap-tanggap ng ating mga kababayan doon. Representante ng ARMM, the Executive Secretary, Attorney Liza Alamia. Well, there are two things as my last message. First, I'm calling upon the entire Filipino nation, including the Bangsamoro, the Lumads, and the Christians, to give peace a chance in the Bangsamoro in Mindanao. Second, I'm calling upon everyone, all the stakeholders who have worked hard for the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro to put ourselves, our feet firmly planted on the ground. We should open our eyes and we should work hard after the signing of the CUB. The work has just started. We should make sure that the mistakes that have been committed in the past would no longer be committed in the new Bangsamoro political entity. Good luck to everyone. Thank you. Commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos, Alhamdulillah, sukran sa ating mahal na presidente, sukran din sa leadership ng IMAILIP at sa lahat ng tumulong, pasalamatan natin sila. But sa totoo lang, marami pa po tayong gagawin at marami pang hamon na parating. Huwag lang tayong mainip, tuloy-tuloy lang ang laban dahil hindi ito para sa atin, para ito sa next Bangsamoro generation at next Filipino generations. Paalala lang po na bawat mayroong lalagdaang kasunduan, bago po lalagdaan yan ay dadanak po muna yung dugo. Huwag na sana nating hayaan pang muli na ang mga Bangsamoro martyrs ay mag-shed uli ng dugo at saka yung mga Filipino heroes natin. Insha'Allah, sa tuloy-tuloy lang na tiwala natin, makakaya natin ito, tulong-tulong lang at pag tayong bibigay. Syukran, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At huling mensahe po ng isang Moro statesman, ambassador, former ambassador, now chairman of the MNLF, Datu Abul Khair Alonto. In 1935 Constitutional Convention, the Moro delegate, Senator Sultan Alawiyah Alonto, made a statement. The Moros want to set their house in order, but how can they when the very key to their own house is not in their hands? They do not know whether they are locked in or locked out. But the sad part is that the people who want to govern them does not even know the language of these people to be governed. Insha'Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, this could be the key to our own house in setting it in order, the Bangsamoro State in Muslim Mindanao. Kami po ay nagpapasalamat sa mahal na Pangulo na itinuloy ang pinaglalaban ng kanyang mahal na ama na si Senator Benigno Aquino ng kanyang kasumpaan sa mga Bangsamoro na ipagpapatuloy nito, including the full implementation of the Tripoli Agreement. Gayun din po sa international community, sa OIC, at sa lahat ng tumulong na magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ako po ay
pinaalala ko po sa sambayan ng Pilipino at saka sa Bangsa Moro ang kapayapaan. It has no meaning kung walang katarungan. And the only thing to give justice to that peace na maramdaman ng taong bayan ang tunay na pagbabago. Kaya mo po ay pinapaabot namin na simulain natin. Tayo po ay may kayamanan, likas na kayamanan. Gamitin po natin yan na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. Kapayapaan ang mga sambayanan ay masaya. Pag-aaral, mapapaaral nila ang kanilang mga anak. And then, medical care will be provided free. At gayon din po sa shelter program, magawa po natin yan, maitindihan mo ng sambayanan na magkaroon ng pagbabago. Hindi po ito mga malampay at pinag-imbestigahan pa itong mga scam. Gamitin po yan sa tunay na kapayapaan na maranasan ng taong bayan na sila ang may-ari ng likas ng bayan, ng kayamanan na yan. Ito po ay aking panawagan sa ating mga kapatid. At ito po ay in behalf of our of the Moro National Liberation Front Central Committee, as we have elected him now to work and then get in touch with the field. Kaya po lahat ay you report your mother units to, makialam po kayo dahil ito tuloy po natin ito. We are not going to bear arms, no. Let us transform the valiant freedom fighters of the Moro National Liberation Front into a warrior of noble warriors of peace. Tulungan natin ang ating mga kapatid na Imaylep. Makitulungan tayo at gayon din kami nagpapasalamat sa pinapaabot ng OIC sa ating kuman, sa ating fronte. Na tayo malapit na po tayo magkaisa sa lahat at gayon din po we big off to live this week dahil mag-usap pa tayo, magkaroon pa tayo ng meeting at itong meeting po supporta natin, ihintay natin ang basic rule na yan para makita natin kung saan tayo makakatulong na magkaroon ng tunay na kapayapaan. Maraming salamat po Pangulo, maraming salamat Pilipinas, maraming salamat Bangsa Moro. Ilang dekada, wala na sigurong ibang mahihiling pa ang ating mga kababayan sa Mindanao kundi ang pagkakaroon ng tahimik na pamumuhay. Naway magsilbing daan tungo sa pagkakaisa at pag-unlad ang kalalagda lamang na agreement sa Bangsa Moro. Ako po si Cathy San Gabriel. Kasabay ng pagkakabuo ng peace agreement, tila natibag na nga ang pader na humaharang sa pagitan ng pamahalaan at ng ilang mga probinsya sa Mindanao. Umaasa po ang lahat na sa pangyayaring ito ay tunay na nga tayong uusad patungo sa pag-unlad. Ako po si Kirby Gustav. Ang kasagutan po sa mga sigalot sa Bangsa Moro Region ay hindi natutuldukan sa isang permadong kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Muslim man o Kristiyano, ating pong tandaan na ang responsibilidad sa katahimikan at pag-unlad ay nakaatang sa balikat ng bawat Pilipino. Ako po si Attorney Mark Astrodes, naway nakatulong po ang inyong isa't kalahating oras ng pagsama sa aming talakayin ng isyung ito. Ito po ang CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro, a PTV Special Forum.